araw mga kabayan sa ating overseas Filipino, sa ating mga kabayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At andito tayo muli sa Manila Bay para magbigay ng update ngayong July 29, 2021 sa ito mga kabayan. At hinahampas pa rin po ng malakas na alon itong ating Manila Bay. At ito nga po yung trash boom na nanggaling po doon sa gitna ay nandito na po sa gilid. Ayan po at mga kawayan. So, mayroon din po dito mga kawayan ay po mga kabayan at may mga tali pa po yung iba, no? Ayan, baka nanggaling po yan sa probinsya ng mga mangingisda. Ayan po, Dahil parang balsa po, siguro ay tinanim po nila ito doon sa kanilang area para bahayan po ng mga alimango or kung ano. So, dito po napadpad sa ating Manila Bay mga kabayan. Kaya tingnan nyo po, at may mga kasama pa po, mga basura. So, napakarami po talaga ng kawayan ang napadpad po dito sa ating Manila Bay. So, nandito tayo sa side po ng Rojas Boulevard. Ayan po mga kabayan, At nandun pa rin po ang ating DPS Mandaragat. Ayan, naglilinis pa rin po sila dahil talagang grabe yung mga kalat na napadpad po dito sa Manila Bay. Pero hindi to tulad noon na sobrang dami. So, ngayon po ay nabawasan na rin po kahit papaano. Ayan po mga kabayan. Talagang porsigido rin naman ang ating DNR na malinis at matapos po itong kanilang proyekto dito sa Manila Bay. So, ito po ang ating mga trash boom ay hindi po nakaligtas. So, isang linggo na pong binabayo ng malakas na alon itong ating Manila Bay. So, isang linggo rin po ang pahikipagbuno ng ating mga warriors sa pangunguha po nitong mga kanilang mga napapadpad po na basura po dito sa Manila Bay. So, tulad nito mga kabayan, may mga kasama na pong net. Ayan, nabaklas na po sa kanilang area. So, dito po napadpad sa Rojas Boulevard, Manila Bay mga kabayan. So, ayan po, Yan po, napakalaking ebidensya kung saan nanggaling na area itong mga ganito pong mga basura na napapadpad po dito sa Manila Bay. Katakot-takot po na hampas po ng alon na yung tubig po ay lumalabas po sa seawall. At kaya ito nga po, tingnan nyo po yung ating mga estero ranger ay kinukuha, yung winawalis po yung mga lumalagpas po na basura na at mga maliliit na styro po dito sa gilid po ng ating seawall. Sa yung mga kabayan, ang ganilang ginagawa. Yun, may mga kawayan na rin po silang nakukuha. Ayan. Grabe po yung yung dinulot po ng bagyong Fabian at sinundan po ng habagat. Kaya ganito po nang yari po sa ating karagatan. Talagang hindi po nakaligtas ang ating Manila Bay sa ganitong sitwasyon. Ayan po mga kabayan yung mga plastic. Ayan po yung nasa batuhan na nakasiksik na po. May mga fish net. Ayan. Dito na po nagdinala ng malakas na alon sa mga batuhan. Yung mga kawayan na napaka hindi pa. So, ito po mga kabayan at spotted po natin yung boat po ng Philippine Coast Guard. Ayan po, nandyan po sila sa ating karagatan para po magbantay para pag may mga anomalya po na may magaganap po is nandyan po sila o may pupunta po, no?
talagang hirap na hirap din po sila sa lakas po ng alon ng kanilang bangka. Ayan po yung boat po nila ay umiikot-ikot na po mga kabayan. Ayan. Dahil din po sa lakas po ng alon. Ayan, bantay po yung ating ano, ang ating Manila Bay, yung ating Rojas Boulevard po dito. Yung ating karagatan talagang grabe yung mga nangyayari ngayon dito sa ating Manila Bay. Ngayong isang linggo na po na ganito po yung sitwasyon po natin. Kaya ayan po ay bantay, sarado po sila dyan dahil may event nga po dito ngayon sa ating Manila Bay, ang tree planting. Kaya ayan po sila at bantay, pagbabantay po ng ating karagatan ngayon. Grabe no, yung ganito kahaba po yung trash boom na napadpad po dito sa ating Manila Bay, sa ating dalampasigan. So ayun o, nagkagutay-gutay na po. Ayun, tingnan nyo po mga kabayan. Nagkagutay-gutay na. Trash boom. Ayun. Comments kayo mga kabayan kung saan po nang gagaling itong mga ganitong basura na napapadpad po dito sa Manila Bay. Ayan po yung napakahabang kawayan. Ayan po yung ibang kawayan po ay oh, may mga ugat-ugat pa. Ayan o, oh, tingnan nyo po. Oh. Bagong-bago yung kawayan na napadpad po dito. So siguro nabunot po ito doon sa bundok dahil nga po sa lakas po ng ulan at ng hangin na ating inaano ngayon no, sa lakas po ng bagyo din po. Ayan, nagsabay-sabay na po yung bagyo at habagat. Kaya ganito po yung nangyayari po sa ating Manila Bay. Tad-tad po ng mga kawayan. Ayan. Kahapon naman po ay may nakuha rin tayong patay na po na baboy. So yan po ngayon naman po ay doon naubos na rin po yung iba doon na mga kawayan at naikarga na rin po sa truck. At ngayon naman po dito na site ay dito rin po yung tumampad po sa atin. Napakaraming kawayan din po mga kabayan. Talagang walang katapusan na kawayan ang napapadpad po dito sa ating Manila Bay. Ayan po, yung lakas po ng alon. Ayan, nagkagutay-gutay na po ang ating trash boom. Talagang hindi po pinalagpas ng malakas na alon at ng habagat. Ayan po mga kabayan, at ang ito rin dito na lang po yung ating update. Huwag kalimutan po subscribe Janice Leander Vlog. May God bless you all. Paalam.